bakit bibigyan yung middle? Eh, may trabaho sila, kahit lockdown, nagsusweldo sila sa gobyerno, kung employed by the government, kung employed naman ang local, eh, ng mga private, nagsusweldo din sila. Kaya... Okay, so medyo masalimuot, mapait, masakit pakinggan, no? Na para bang tayo ay baliwala lang, di ba? Ayan, siya, tanong ko nga, sino-sino ba yung tinatawag na middle class? So, bago natin na talakayan ng buo o mapakinggan ng buo yung kanyang talumpati, no? Eh, let's go with our short intro. And I hope that you guys can help me with what I'm asking, no? Not to skip the ads, no? It is not for me, no? It is for them. So, maraming salamat sa inyong pangunawa. And bago natin umpisahan ng lahat, pakinggan muna natin si Senator Cynthia Villar para sa kanyang buong istorya. Bago naman natin sagutin, no? Baka sabihin naman ay kuda tayo ng kuda, busa tayo ng busa, nang hindi natin siya nauunawaan kung mali nga ba ang ating pangunawa. So, let's listen to her. I want to ask you, di ba ang ating families in the Philippines is 22 million, di ba? Sabi nyo, 18 million ang bibigyan because they are poor. But do you know that 15% of our people are upper middle and then the rich, di ba? Yung 18 million is 82%. Oh. So, paano... Bakit bibigyan yung middle? Eh, may trabaho sila, kahit lockdown, nagsusweldo sila sa gobyerno, kung employed by the government, kung employed naman ang local, eh, ng mga private, nagsusweldo din sila. Kaya nga nahihirapan yung mga companies kasi they have to pay the salaries even if there's no business. Oo. So, stop muna natin para mahimay natin na isa-isa, no? Medyo gustong-gusto ko talaga yung paglalagay ng pagka-categorize, no? The poor, the middle, no? Tapos upper middle and the rich, no? And medyo sarcastic, no? We know, Senator, that you are rich. So, you don't have to show that kind of attitude to us kasi nga the rich, no? We know that we are poor. Okay? So, actually nakukuha ko yung gusto mong ipunto. The thing lang naman kasi is when you specify all the middle class, 'di ba? Hindi mo naman sinabi yung full category, 'di ba? Kasi as we understand, like us OFWs, no, employed na sinasabi mo nga, mga self-employed, no, na ano. We are part of the so-called middle class because we are earning, no. Sabi nga is striving hard, no, to have a basic normal life. Okay? But, yung binanggit mo na nagsusweldo kahit lockdown, kaya nahihirapan yung mga companies dahil sumusweldo kahit lockdown. Eh, di ba may no work, no pay? Ah, no, naging F tuloy, no? No work, no pay. Ayan, parang mangiti lang kayo. Nahawa na ako sa kalokohan ko noong nakaraan dahil dyan kay, walang titian. Ayan. Di ba may no work, no pay? So, in general, paano mong na-classify na lahat ng mga companies are paying kahit walang trabaho, kaya nahihirapan ng lahat? Do you have that census? Or details or statistics to show the public na yung middle class sumusweldo pa rin with or without work? Kasi parang yun ang punto mo, eh. Medyo mahirap i-digest, no?
Guys, kayo na magsabi. Educate me, correct me if I'm wrong. Pero kung mali yung pagkakaintindi ko, no? Kasi yun ang punto de vista niyang sinasabi. Yeah, yung mga nagtatrabaho still, they are earning, no? It's good, no? O nga naman, unfair nga naman, di ba? Kasi they are still on the normal situation of their lives, no? Then yung mga government employees na sinasabi nga na they are not part of this SAP, no? Na marami nga ng abuso. Then what else, di ba? Yun kasi yung ano eh. So ituloy natin yung kanyang additional na kwento on this part para naman maano natin. The only thing I just want to clarify nga lang, that's why I stop on that part, is lahat ba, di ba, sumusweldo ba, di ba, lahat ba nakakapagtrabaho ba? Saan napunta yung word na yung situation of no work, no pay? Medyo critical yung sagot ni Senador, di ba? Then, may punto din naman dun nga sa part ng percentage level. So, unawain pa natin yung karagdagang informasyon tungkol sa kanya. Kasi actually, sabi nga, we have to look on both sides of the coin. No? Hindi yung dahil lang nabanggit na hindi tayo kasama sa middle class, is we will not give the benefits of the doubt, no, with the full transcript. No? And actually, this is a video. No? And she's talking. Kaya, let's listen back to her. Okay? So, paano naging 18 million? Diba, ang nakalagay doon sa study, the poor and the lower income is only 59%. 22% yung poor and 37% yung lower income. Eh, ba't naging 82%? Kung a-addin mo yung 22 plus 37, that's 59 or 60% if you will round it off. Bakit tayo naging 82%? At natin bibigyan yung may mga sweldo naman na kahit lockdown, nagsusweldo sila, yung upper middle at saka yung rich. I want an explanation. Yes, how you determine that. Secretary Bautista. Your Honor, actually, the basis of the projection of the, initially, Your Honor, it's 18 billion. Reference of that. How did you determine that 18 million? Eh, that's 82% of the population. Hindi naman sila mahirap. Yung mga trabaho sila, nagsusweldo sila kahit lockdown. Ang talaga daw mahirap lang is 59% of the population. Why did we go to 82%? Your Honor, actually, ang naging basis po noon is on the 2015 listahanan list. Wherein the number of the families during that time is 15,000 plus. It was right. We have increased our poverty. 15, correction, 15 million. Incidence natin. In 2015, it's 34%. Ngayon, 24 na lang ang poverty. 16 na lang ang poverty natin ngayon. Oh, bakit mo gagawin yung 2015 figures? Kasi I cannot imagine that nakalagay sa study ngayon, yung 22% ang poor at saka 37% ang lower income. That I agree with you. We can give them 60%. But yung 82, kasama na dun yung middle class. Na may trabaho sila, na kahit lockdown, pinasusweldo sila ng gobyerno at pinasusweldo din sila ng mga private companies. Kasi kami, libo-libo empleyado namin, kahit sila napasok, sinusweldohan namin sila. Eh bakit sila pa ang bibigyan nung SAP? Eh may sweldo sila. Mapalit sila, may sweldo sila. Can you explain that? The 10 minutes Senator Villar is up, but we are more. If they cannot answer, maybe they can answer in writing. Yes, Your Honor. But I can answer it, Your Honor. Yeah, you answer me in writing kasi hindi ko kasi ma-accept yung figures na yun, masyadong mataas. Kasi nadideprive yung mahihirap dahil binibigyan pati yung middle class, di ba? Okay, so doon muna tayo kay sa sagot ni DSWD, no? First and foremost, nga naman,
Bakit mo nga ba naman at 2020 gagamitin mo yung statistics of 2015, ang daming nadagdag na tao sa Pilipinas, SEC, di ba? Sana, ano bang ginagawa ng census, di ba? Yan yung sinasabi na dapat talaga, matagal na talaga dapat na-i-push yung ano, national ID na nagkakaintindihan. Why using way back, 2015, for this situation right now of 2020? Diba? So marami na rin naman na bago sa buhay ng tao. If the statistics that the senator is saying regarding the poor, no? The poorest of the poor, no? Whoever, no? Then who is in the middle class, who is in the upper class, and who is in the rich, and talking about the 82% against the population, maybe she has a point, no? As I said, I just want to look at both sides of the coin. Para naman sabi nga, maging balance tayo. Hindi naman yung basta lang babanata natin ng alanganin, ng walang masinsing pangunawa. Then, going back to the senator, no? Lagi nga kasing nababanggit yung middle class. Eh, no? As I mentioned earlier, bakit walang specification? Kasi you're just talking about the people that are still working, no? Having the salary, no? The people having their norms, even on the lockdown situations, right? Sino-sino nga ba sila? Sino-sino nga ba yung mga nasa middle class na yon na still earning? Kasi ang dami nung mga tao na nag-stop sa work dahil hindi naman sila kayang pasweldo, hindi naman ng company. Kaya nga ang naging situation is no work, no pay. Okay, just like us, no? Ilalagay natin sa kwento ngayon kaming mga OFW, di ba? Worldwide, ayan. Ang daming OFWs na nagkaroon ng situation dahil din sa damay din naman, hindi lang naman sa Pilipinas yung lockdown, but the entire, no? It's more than 100 countries, no? Are affected by this COVID-19. No? Nagkaroon ng lockdown, nagkaroon ng tinatawag na no work, no pay, ayan. Even in Saudi Arabia or other places around the world, no? Singapore, Thailand, or wherever, no? Then, kung ganun yung sitwasyon, yes, you can call us in the part of the middle class, or I am putting myself in part of that middle class. Paano naman yung mga sitwasyon na nagkaroon na apektuhan yung kanilang company? Saan sila lalanding? Hindi na sila kailangan suportahan ng gobyerno? For what reason? Kung hindi rin sila sumusweldo dahil nga no work, no pay basis din ang nangyari, no? Then, not all companies are paying naman, just like what you mentioned, on your company, you have thousands of your employees na pinasusweldo nyo pa rin sila. And, palakpakan. Good for that. Kasi, swerte nila. But do everybody have the same privilege as what you're giving with your employees? Yan, doon naman tayo ulit, babatuhin ulit natin pabalik, no? Dahil unang-una, hindi naman lahat ng kumpanya may kakayahan ng katulad ninyo, no? You are the richest now in the Philippines, no? After na mabasag ang net worth ng mga C, no? The SM mall magnates, no? So, you are the richest now in the Philippines, as I understand, no? According to the statistics. Then, kung lahat katulad ninyo na capable to pay the salary of your employees, even they are not working, salamat. Pero lahat ba ganon? Do you have that proper statistics for that, as I asked earlier? Diba? Na lahat ba ganon? Capable ba? Hindi naman lahat, Senator, eh. Then, going back to that part na nade-deprive yung talagang mahihirap, nobody's depriving them. Actually, we are the one being deprived, no? Kasi unang-una, with the situation comes, no? Ang naging priority is yung poorest of the poor. Okay? Poorest of the poor. Unahin yung mga poorest of the poor. Sila yung mga tao na lahat ng pulpolitiko ginagamit ninyo pagdating ng halala na sinasampal ng konting barya dahil sila yung mga walang kredibilidad sa buhay
at yung mga kaluluwa nila in hababayaran ng konting barya. Yun yung purest of the poor. Excuse me if I'm wrong. Masaktan na masasaktan. Bato-bato sa langit. Tamaan. Di magalit. Diba? But, generally, we know the norms of the situation pagka sa ganunong panahon. Then, bakit sila kailangan intindihin? Sila yung kailangan intindihin. Sila yung kailangan sustentuhan, no? Sila yung kailangan unahin. Yung mga tambay na walang trabaho. Dati nang walang trabaho, yung mga chismosang nandiyan lang pakalat-kalat na umaasa ng panay ang anak, panay ang putak, 'di ba? Silang mga talagang andiyan lang, no, nagpapasasa ng buhay kasi mga tamad, no. Lagi na lang maikakatwiran kasi hindi kami sinuswerte sa buhay. Hindi ka talaga suswerte kung hindi ka titinag. Ganun lang naman kasimple yung topic na 'yon. Excuse me if I'm getting sarcastic or harsh of my words, no. But yun eh. 'Di ba? Sabi nga, 'di ba? Bigyan mo, 'wag mong bigyan ng isda ang isang tao para makakain, 'di ba? Turuan mo siyang mamingwit para lagi siyang may kakainin, 'di ba? Para lagi siyang may isda. Hindi mo pwedeng lagi siyang bigyan lang lambigan ng isda. Kasi ganun ang nangyari, no? Parang pinapamper sila. I am not against that situation for the government to help them. I help a lot of people in my life, okay? And I'm still helping a lot of people in my life. But kasi yung para bang sila yung na-deprive. Teka lang. Sabi ko nga, 'di ba? Teka lang. Paano naman yung mga katulad namin, no, ng estado? We are striving hard, then affected nung lockdown. Just like me as an OFW, maraming kapwa ko OFW yung apektado, no, na umiiyak na, humingi ng tulong sa OWA, ang dami iba't ibang panig ng mundo. Okay? Yung pamangkin ko na nakaraan nag-humingi ng tulong sa akin, paano bang maipararating sa mga kinauukulan dahil yung company nila sa Saudi Arabia, ganun na sitwasyon. So, are you not depriving us also to be part of that help na kailangan namin? Diba? I'm putting myself in, diba? Sabi ko nga, kasi I cannot speak for everybody, so I will speak by myself, no? If I am part of that situation, wala, diba? Wala. So, wala ka rin susweldohin. Lockdown din. So, I cannot find a help before, after I help the economy of the company being an OFW, the one being so-called bayani, no? Makabagong bayani, etc. Ek-ek na pinauso, di ba? Pero lahat, lagi kami yung napapabayaan pero tinatawag kaming bayani, di ba? Yun ang sitwasyon eh. Then the others, no? Yung mga employees, lahat ba ng company still running on the time of lockdown? Lahat ba sumusweldo? Then, yung mga self-employed, no? We have a small business, no? We have a laundry shop and a water station. That's ang liit na nung naging flow, no? Hindi nga makabayad ng upa dahil nga sa lockdown. Okay. So, saan ngayon mag-ano? We pay our taxes, no? Our bill, business permits, and etc. and etc. and etc. 'Di ba? Kaya nga masakit minsan yung salita nung katulad ng mga pinangangangak ng mga artista na ABS-CBN na malaki yung tax. Natural malaki tax nyo, lintik kayo eh, malaki sunosweldo nyo eh. But everybody has their own fair share. Huwag nyo pag malaki lagi dahil hindi nyo kikitain yan, lintik kayo kung wala yung mga fans sa sumusuporta dyan sa network ninyo at yung mga fans na gumagastos para panoorin ang mga pelikula ninyo. Okay? Nasingit lang sila because we're talking about the taxes. Okay? And I agree, no, that even the poorest of the poorest are paying taxes. I'm trying to explain this with my friends, no, na hindi lang naman tayo, sila rin. Kasi whatever they buy, may tax din silang binabayaran kasi tax na yung kanilang binibili. So they're part of paying the taxes. But deprived, yung mahihirap talaga. No, nobody's depriving anyone. No, and you are right pointing to the SWD. Why the statistics to be used at this point is 2015 pa? Hindi ba sila nag-i-stats? Wala bang ginagawa? Eh, nabasa ko nga eh, gusto nyo talaga ng malinaw kung sa paano talaga makakarating yung mga ayuda na yan. Eh, hingin nyo sa Meralco. Kasi yun nga, isang tao lahat nabibigyan, nadadaanan na sobre. DSWD, ang dami nyong reklamo. And actually, many are deprived regarding the first tranche, no?
Hindi naman lahat nabigyan eh. Ang daming may kaso, ang daming nagbulsa, ang daming anomalya. Then, biglang-bigla, isene-separate kami. No? Kasi nga, di ba, the poor, tapos yung middle, out ito, yung upper class, but masasama ito sa percentage, as what you're saying, di ba? And baka pati yung rich. Kasi nga, ganun ang nangyari, di ba? Pati yung mga meron talaga, na sapat naman, na may kakayahan talaga, is nakisaw-saw pa dahil malakas kay kapitan, kamag-anak ni kagawad, kakilala ni DSWD, etc., etc. But look on the big picture, Senator, no? Lahat ba? That's the main question is, lahat ba? Diba? Katulad ng kumpanya ninyo, na yung libo-libo yung empleyado, sumusweldo pa rin with or without working at this moment of time. Hindi naman lahat eh. Kasi si SM, nakasara yung mall. Sabi mo sabihin na yung mga empleyado or regular employees ni SM, sumusweldo pa rin kasi no work, no pay basis sila eh. Paano yung mga umuupad nun sa mall? Ganon din, nakasara silang lahat. So nakatenga lahat sa bahay. And you don't want to give them, no? Ganun yan eh. Ganun lumalabas yung pangunawa ng tao. Diba? Huwag silang bigyan ng tulong. Eh, ang sagot mo, ang sinasabi mo, ang pinaliliwanag mo, yung mga sumusweldo pa rin. But you forgot to mention that part of the so-called middle class are the people being affected of this no work, no pay situation. Dahil nga, hindi naman capable yung company nila to pay the salary still. Okay lang eh. Diba? Nasa bahay ka. Diba? Lockdown. Diba? Nakaupo ka lang dun. Diba? Eh. Sitting pretty ka lang and still you are earning. Di ang saya nun, di ba? Paso walang ganun eh. So, there's that unfortunate situation of what you said, Senator, no? With due respect, sana naman pinag-isipan mo ng maayos. Maganda yung paninita mo eh. That's why I said I have to tackle things bit by bit. Dahil nga, you mentioned nga bakit kailangan gamitin, bumaba naman yung poverty rate natin, etc., etc. Then, walang proper statistics. May statistics ng pagbaba ng poverty, pero walang proper statistics ng current situation against 2015 to 2020. Malaki yan. In a daily basis, ilang tao ang ipinapanganak sa Pilipinas. Mas marami yung ipinapanganak kaysa sa namamatay. Diba? So, putting aside the so-called middle class, yeah, you got the point. And I will quote on that, no? Quote and quote. Silang mga nagtatrabaho pa rin. You got the point. Silang mga government employees na sumusweldo pa rin. That's a good point. But how about those people to be part of that program, that SAP, no, na nagkagulo-gulo na dahil nga sa mga pasaway, mga suwail, na mga kupitan, mga mayor, mga konsehal, mga kagawad, and mga member ng DSWD, alam natin lahat yan. Huwag tayong magmarinis dahil kung marinis kayo, sana maayos ang lahat, no? Yun lang ang problema eh. If we have that national ID, sana mas mabilis na di-distinguish sana, no? Ina-update lang ano na ba yung nangyayari sa buhay mo, di ba? Kasi pag employed ka, automatic number mo sa SSS papasok. So magbabago automatic, di ba? System upgrade agad yun, no? Sistema lang yung mag-a-analyze ng current situation mo. Diba, you're paying the tax, nagkakalta sa SSS. Isabihin, before, naka-declare ka as poor, then na-declare ka as part of the working society kasi may trabaho ka na kasi lilitaw na umaandar na yung kalta sa SSS mo, nagkakaroon ng distribution, etc., etc. Diba? Just like I heard from a friend like in Japan, no? Meron nga kasi silang national ID doon, diba? Nagkaroon ng ganyan, no? There's no lockdown in Japan, as she mentioned. It was just called by Prime Minister Abe na parang pakiusap, no? Ang tawag natin dito in the stage of calamity, no? Nakalimutan ko yung word, di ba? So pupunta sila kung nasang lugar sila with the city hall pack and suddenly nandoon na yung ID eh, di ba? They will just fill up the form and yung ayuda sa kanila that ang bawat isang tao, ha? Isang tao. Sarap pakinggan. Sumunod lang sila. Diba? Isang tao, hindi isang pamilya. Makakatanggap ng 10 lapad. So, 100,000 yen. If you will convert it in peso, if 45 ang palit, that's 45,000 per person. Sumunod lang. No? Kung 10 kayo sa bahay, that's 450,000 pesos sa isang pamilya. Okay? Yun ang paliwanag niya. So,
hindi naman nawawala yung pasaway, no? Wala silang lockdown, sige lumabas ka, basta mag-ingat ka. At yung mga hapon naman, they take care of themselves, no? Para mag-ingat, 'di ba? Para sumunod, 'di ba? Lalabas sila para bumili at uwi ulit dahil ayun, takot silang magkasakit. Pero may tulad nga sa Pilipinas, marami ring pasaway, no? But the percentage ng pasaway sa Japan is very less ko compared sa mga pasaway sa Pilipinas. So, if there's a national ID, mabilis sana, 'di ba? Mabilis nang i-trace, no? Naka-system based na, pero pinilit i-push, 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 may mga kumokontrang iilan pero sila ang pinakinggan kesa ituloy, 'di ba? Yung mga makakaliwang grupo na kontra ng kontra for what reason? So, 'yun lang naman yung basis eh. Sana kung naging ganun, no? You have a good point and you have that bad point. I'm not telling that you're totally bad on this part, no, talking about it, but ang pinakamasaklap kasi sa amin, the so-called people na sinasabi mong part of the middle class, that we are also affected of this scenario, of this situation, Senator Cynthia Villar. Hindi lahat ng kumpanya sa Pilipinas, buong Pilipinas, eh katulad ng kumpanya ninyo, na kayang pasweldohin pa rin ang lahat, all true. That's the worst case scenario. Sana naiintindihan mo rin naman yung part. Then, biglang-bigla naglabas ka ng isang paghingi ng dispensa na ipopost natin dito. No, kayo na yung humusga sa kanya sinasabi. Still, no, medyo mahirap talagang ano, medyo mahirap talagang tanggapin still yung sila lang yung nade-deprive, no. Mas nade-deprive kami kasi nga ang sabi ko nga kanina, 'di ba? Mas iniintindi nyo yung wala ng trabaho kaysa sa nawala ng trabaho, na silang matatagal nang hindi nagtatrabaho. Sila yung talaasa, sila yung ganito, at sila pa rin yung nauuna. At sila pa rin yung lagi nyong inaalala. Tapos yung nagtatrabaho na tumutulong sa ekonomiya, na nawala ng trabaho, biglang-bigla declared as middle class, locally or an OFW, nawala sa senaryo. Eh hindi naman lahat isumusweldo pa rin, katulad ng sinasabi nyo. So, tignan muna natin yung kanyang paghingi daw ng dispensa, being insensitive. Ayan. Sensitivity is very important, especially in this kind of situation, Senator. So, let's read the few for this before we end this vlog. Everybody, so, basahin muna natin. So, ayun, yung kanyang panghingi ng apologies. So, middle class society group naman ay tatawag sa atin. I think it's our analysis and judgment according to what she said, no? And what she's saying the present. Kaya, ayan, sabi, as I'm always saying, dito sa channel na to, hindi naman tayo basta lang bubusa, no? Ginagamitan natin ito, na-analyze natin, hindi pag narinig, bubusa, kukuda, no? Kasi mahirap yung mga estilo sa panahon ngayon na yung comprehension kasi hindi masyadong nagagamit, no? May mabasa, hinighlight, alam naman natin na sistema minsan ng mga mainstream medias, at para yung tao ganun agad na reaksyon niya. Masama rin ang loob ko. I feel deprived, no, dun sa kanyang mga sinasabi. But I just want to give her the benefits of the doubt nang hindi naman basta-basta lang natinira, because as I said earlier, she has a point and there's a good and a bad points, no? So, it's up to you guys to understand things clearly. And sabi nga, sa paulit-ulit na sinasabi, malaki ang naitulong ng COVID-19 sa atin to understand fully the situation on what's happening. At sana itong mga natutunan natin to, lalo na sa mga nakikita natin sa mga politiko, maraming natutulog, nabiglang mga nagising, nang dahil lang sa isang oligarko, di ba? Mga kapitan, mayor, konsyel ng bayan, di ba? Kagawad, di ba? At kung sino-sino pa na sa susunod na eleksyon, sana naman tigilan na yung pagbebenta ng kaluluwa, no? Tigilan na yung sitwasyon na sa konting barya
eh, ang kinabukasan ng buong sambayanan ang namumroblema. Maraming matitinong politiko. Sana, tingnan natin kung sino yung matino at gagalaw talaga ng nararapat kaysa naman patuloy natin inululuklok yung mga politikong pilit nating aasahan pero na bang aasahan mo sa mga bumibili para sila manalo. Ayun lang, isang paalala at sana maipush na nga ang national ID sa atin ng magkaroon na ng isang magandang sistema. Okay? So, this is Dadrick again talking about the reality of life. And as I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. And again, don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. And don't forget, still, we are in the middle of COVID-19, so it will be better to stay home, stay safe. To my family, mommy, my two kids, DX and 3H, I love you guys. And to all OFWs around the world, ingat, ingat, ingat. God bless us all.